Talagang hindi mabilang ang mga boksingerong nagbigay ingay at tumatak sa kasaysayan. Samot-saring mga parangal ang nasungkit at ang iilan ay hindi na matutumbasan. Sa bawat henerasyong kinabibilangan ay may representante upang maging kasangkapan. Isa sa mga mandirigmang nakipagsapalaran tungo sa tugatog ng karangalan. Ating balikan ang makasaysayang kaganapan. Pero bago yan, isang 1-2 combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan. When you talk about pound for pound, if a fighter moves up out of his natural weight class and can still compete with the best who ever did it. A tsunami for Manny Pacquiao in round one. History repeats itself, ika nga, sa alinmang patimpalak. Subalit may mga karangalang nasungkit na maaaring kailanman ay hindi na mababasag. Itinuturing na bukod-tangi at sinasabing imposibleng makamit ng isang normal na tao. Tulad ng paglampaso sa walong dibisyon kasabay ng pagsungkit sa mga kampyonato. Mula flyweight pa lang ay talagang handang sumabay sa mga lehitimong hadlang. At nang tumungtong ng light middleweight ay walang takot hinarap ang mga balakid sa daan. Hindi lang basta-basta ang pagsungkit sa mga titulo dahil maraming pinabagsak at pinasuko. Walang pinipiling kalaban at handang labanan kung sino man ang numero uno. Taong 1998, unang nabigyan si Pacquiao ng pagkakataong sumabak para sa kampyonato. Hinarap ang Thai native world champion sa mismong baluarte nito. Hindi lang ang titulo, kundi pati na rin ang pagiging lineal champion ay nakasalalay dito. Kaya maikokonsiderang malaking break ito para sa ating pambato. Ang nooy edad 20 si Pacquiao ang mismong umaabante at nagdidikta sa laban. Marahil naramdaman ng kalaban ng lakas sa likod ng bawat suntok ng ating kababayan. Pinilit sumabay sa rumaragasang kamao at nagbabaka sakaling kakayanin niya ito. Subalit tinangay lang ng bagyo kaya bumagsak at hindi na nakatayo. Won the lineal championship of the world and then skipped up a couple weight classes and started tearing through divisions. Ilang linggo pa lang ang inilagi sa Amerika ay nabigyan agad si Pacquiao ng isang malaking pagkakataon. Dito rin ang unang pagtatagpo ng veteranong guro at ng isa sa pinakatanyag na boksingero sa kanyang panahon. The rest is history. Pagkatapos magpasiklab at magwagi kontra sa dating kampiyon. Was a late minute replacement against Lelo Ladwaba, who was considered a guy on the rise on pound for pound list, top 10 type, maybe a heavy favorite. Binaklas ang 8 years undefeated kahit panakipbutas lamang siya noon. Ito'y undercard sa laban ng De La Hoya kontra Castillejo, kung saan nakamit ni Golden Boy ang panlimang titulo sa magkakaibang dibisyon. Sa mismong laban ay hindi umubra ang pagiging pound for pound ng taga-Afrika. Kaya gulpi ang inabot sa Pinoy na nag-uumpisang makilala. Agarang nakuha ni Pacquiao ang tempo ng laban kaya si Ladwaba ay hindi makaporma. Ikinagulat ng kampo ng kampiyon dahil ibang level pala ang napili nila. Pinabagsak ng ilang beses at si Pacquiao ang tumapos sa di umano'y kinatatakutan ng iba. $40,000 na gantimpala ay kanyang naibulsa habang ang kasikatan ay unti-unting nagmarka. Pacquiao destroyed him in such a way we wondered what could he do against Marco Antonio Barrera. Well, let's not get ahead of ourselves. Barrera may be a little long in the tooth, but he's still one of the best ever. Isa ito sa mga laban na naging ugat sa tunggalian ng mga boksingerong Pinoy at Mehikano. Haharapin ang maituturing na acid test sa karera ni Pacquiao
tungo sa tugatog. Isang lineal champion ng featherweight noon at isa sa mga balakid ng mababang dibisyon. May higit 50 panalo habang itinuturing bilang isa sa mga alamat ng Mexico. Buong mundo ay nasaksihan kung paano humagupit ang bagyong hatid ni Pacman. Walang tigil sa pagbitaw ng mga kombinasyon at ang determinasyon ay tila walang hangganan. Ang dating halimaw sa mga nagdaang duelo ay nagmukhang isang tupang maamo dahil ibang kalibreng boksingero ang hinarap niya at nakaengkuwentro. I can't imagine that it would, but he's gonna pay a heavy price in these last two rounds unless something changes. There is that left hand again. He doesn't see it coming, or he just can't cope with its speed. I wouldn't send him out for the 12th round, Manny. I don't care how proud he is. There's no way a great fighter should have to go through three more minutes of this. Ang mismong trainer ni Barrera ang pumagitna para itigil dahil baka lalong mapahamak lang. No, because Pacquiao is not backing off. If you had a guy that was he's getting hurt. Here comes Barrera's corner. Barrera's corner man is up on the apron. He's going to step into the ring. That's a good decision. Finally. They could have done that two rounds ago. At dito ay mas lalong nakilala sa kasuluk-sulukan bilang isa sa mga dapat subaybayan. A superstar emerges in San Antonio. Our Filipino star Manny Pacquiao annihilates, destroys the great Marco Antonio Barrera. Taong 2008 ay ginanap ang pangalawang engkwentro ni Pacquiao at Marquez. Isa sa mga inaabangan noon ng karamihan, kaya ito'y binansagang unfinished business. Nagresulta sa split draw ang naunang laban at kalaunan, sila'y minarkahan bilang one of the greatest rivalries sa kasaysayan. Animoy dalawang leon na naglalapaan habang daladala nila ang kani-kanilang bayan. Pacquiao trying to search and destroy. Marquez trying to shock him with counterpunching aggression. Pukpukan, dikdikan at salpukan ang naging laban tulad ng inaasahan ng karamihan. Ni isang beses ay hindi mo man lang nakitang nagyakapan. May mga solidong kombinasyon si Pacquiao na kumukonekta habang pasok rin ang iilang right straight ni Dinamita. Talagang sulit at walang gustong magsauli ng kanilang tiket habang ang iba'y nakakaligtang ipikit ang kanilang mga mata. Ang pagiging agresibo ang nag-udyok sa dalawang hurado para ibigay ang boto sa ating pambato. Wagi tayo via split decision at sa ika-apat na dibisyon ay nasungkit ang panibagong kampyonato. Naisama rin ang titulo bilang bagong lineal champion sa ikatatlong dibisyon. Hindi lamang yan, kundi ginawaran rin bilang Fighter of the Year sa pangalawang pagkakataon. But at the end of the day, it's the knockdown that creates the one-point margin for Pacquiao. Sa dinami-raming tinamasang karangalan ay mas lalong nagutom si Pacman. Agarang umakyat ng lightweight division upang testingin kung hanggang saan aabot ang kakayahan. Bago nagkaharap ay naglaban muna si David Diaz at Eric Morales at nagwagi si Diaz via unanimous decision. Si Pacquiao ang pound for pound king sa panahong ito at ito ang panglima niyang dibisyon. Sa mga unang rounds pa lang ay nangangamote at hindi makatama ang American pugilist dahil yan sa mga suntok na paiba-iba ang anggulo at mga kombinasyong kidlat sa bili. Dalawang beses tiningnan ng doktor dahil literal na bugbog sarado. Hindi nakayanan ang mga tinamong pinsala kaya lupaypay sa sahig ang kano. Talagang may hangganan din ang tibay ng isang tao lalo na kung ang kalusugan
ay nasa peligro. Did you have any idea coming in that he could be that way? No. I seen him on tape and stuff like that, but fast. Amazingly fast. I thought Freddie was in there. It was a spectacular performance. And a spectacular debut in the lightweight class. Sa sumunod na taon ay naganap ang umaatikabong pagtutuos ni Pacquiao at Hatton. Pinaglabanan ang mga titulong The Ring at IBO at kampante ang Briton na madedepensahan niya ito. Talagang pinatunayan ni Pacquiao na kaya niyang makipagsabayan sa matataas na timbang. Ito'y matapos baklasin at ihatid si De La Hoya sa huling hantungan ng kanyang karera. It's all over! De La Hoya can't answer the bell for the ninth round! A huge upset! A tremendous victory for Manny Pacquiao! Bago ang laban, ang trainer ng magkabila ang kampo ay nagkabatuhan ng putik. Parehong matataas ang garbo, kaya hindi mawawala ang pagiging competitive. At sa mismong laban ay pinabagsak agad ng dalawang beses sa first round pa lamang. Hindi naging ligtas ang lagay ni Hatton sapagkat hindi naging sapat ang depensang inilaan. Aming nabahala. There's only been a few times in my career that I've seen a fighter go down that way, and it's not good. You can see that his eyes are open but they're very, very glassy. Naging knockout of the year at naging lineal champion si Pacquiao sa apat na division. Habang pinantayan niya dito ang 6th division world record ni De La Hoya noon. We are looking at one of the all-time greats. This guy stands with the greats in the great pantheon of boxing. In any decade, in any era, Manny Pacquiao stands tall. He is one of the all-time greats. Hottest fighter on the planet, there is no doubt. Number one pound for pound, who could argue that? Sa kaparehong taon ay hinarap niya ang Virador ng Puerto Rico. Oh my God! These are two of the best fighters we've ever seen. Ito ang ikapitong dibisyon ni Pacquiao na pinaghaharian noon ni Miguel Cotto. Ang nag-iisang talo ni Cotto ay nagmula sa isang kontrobersyal na laban kontra kay Margarito, nakatayari ng pagiging lineal champion sa isang umatikabong mano-mano. And they're both in their primes, in the same weight class. Hindi maikukubli na marami ang nabahala sa mga posibleng mangyari dito. Ngunit hindi nagpatinag ang ating pambato, kaya tuloy pa rin ang krusada na may alab ng puso. Fight! Sa umpisa ng duelo ay talagang dikdikan at kalaunan ay bumagsak si Miguel Cotto. Sa mga hindi pa nakakaalam, magkaparehong kombinasyon ang ginamit ni Pacman nang pabagsakin si Thurman. Sa dulo ng laban ay kinailangang pumagitna at itigil dahil sa tinamong pinsala. Back comes Pacquiao, stinging combination. Do you love it? Love it. Tatlong matataas na parangalang nasungkit pagkatapos ng laban. Naging back-to-back fighter of the year at naging lineal champion sa 5 division lang naman. Hindi lang yan, dahil naging 7 division world champion bilang kauna-unahan sa ating kasaysayan. 7 division champion from flyweight to now welterweight. Marami ang napapaisip kung hanggang saan aabot ang tibay ng loob ni Pacman. Sa sumunod na taon ay muli na namang umakyat para tuluyang isemento ang kanyang pangalan. Animoy David versus Goliath ang tema, kaya lahat ay gustong masaksihan ang pagkamit sa bukod-tanging karangalan. Bago ang laban ay may mga pasaring ang kampo ng Mexican Giant. Sa weigh-in ay talagang makikita ang kalamangan kung laki at tangkad ang pag-uusapan. Subalit sa mismong laban ay ginawang punching bag lamang habang hindi man lang makabawi. Walang habas sa pagpapakawala ng mga kombinasyon at ang higante ay dito naiyari. May mga pagkakataong tinatamaan si Pacquiao, subalit triple ang ibinabalik niya.
nagbigay hudya at para sana'y tigil, subalit binaliwala lang ng third man nila. Sa kasamaang palad ay daladala pa rin ni Margarito hanggang ngayon ang tinamong pinsala. Habang naiukit naman ni Pacquiao sa kasaysayan ang karangalan na maaring wala nang makakabasag pa. No one had ever done it before, ever. Talagang nakamamangha ang pagkamit sa mga naturang parangal. Kahit na abot na ni Pacquiao ang tugatog ay tuloy pa rin ang pakikipagsapalaran. Kung susumahin ay 10 division sana ang nasungkit niya. Ang super flyweight at bantamweight ay ang mga division na nilaktawan niya. Tinuturing na isa sa mga most decorated fighter na sumampa. No one ever came close to dreaming about doing that, and then Pacquiao did it. May makakabasag pa ba sa mga naiukit niya? O may Pinoy pa ba na susunod sa yapak niya? Ilan lamang yan sa mga katanungan ng ating kaisipang naghahanap ng mga kasagutan. Talagang nakakamangha maging Pinoy dahil sa mga nagawa niya sa larangan. At kay sarap balikan ng mga kaganapang kailanman ay hinding-hindi na malilimutan.